Hi, my name is Gab Simenez Cabrera from La Fellowship Church International Gabanatuan Branch. Ngayon po ay mag-youth service po tayo. Hi dyan sa mga kabataan, sa mga youth. Hi sa mga soul winners dyan ng La Fellowship Church Gabanatuan. Yes, ang pag-aaralan po natin, ang topic po natin ngayon ay The Minefield Friendship and Dating. Pray po muna tayo bago po tayo magsimula. Okay, let's bow our heads. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw nito, O God, at binigyan niyo kaming time para sa aming pagtatalakayin ng iyong mga salita, Panginoon. Buksan niyo po ang aming puso at isipan para po maunawaan namin ang iyong mga salita, Panginoon. Yes, O God, maraming salamat po, O God, sa araw nito, O God. Bless niyo po mga makakapakinig, Panginoon, ng preaching na ito, Panginoon. Yes, O God, maraming salamat po, O God. We glorify you, we honor you, in this we pray, amen. Ang pag-aaral natin ngayon ay the minefield of friendship, dating, and marriage. Ano ba ang friendship? Ang friendship ay pagkakaibigan. Diba? Ano ba ang dating? Ang dating ay dating with your loved ones, dating with your friends, dating with your families. Yun ang kasi ng dating. Ano ba ang marriage? Makapagkasal, kasalan, ikakasal. Yan ang marriage. In 1 Corinthians 15:33, kalingat kayo ang masasamang kasamay nakakasira ng magagandang ugali. Pinapakita po dito na mag-ingat tayo sa mga kasama natin kasi hindi natin alam na adapt na natin ang mga hindi nila kaaya-ayang ugali. Kailangan ay mag-ingat tayo dito. Sabi nga ni Lord, mag-ingat kayo sa mga masasamang kasamay ay nakakasira ng magagandang ugali. Example, ikaw nga magandang ugali mo, meron kang good morals. Eh yung kaibigan mo naman, puro basagulero. Ano mangyayari sa'yo? Mahahawa ka, di ba? Kaya kailangan piliin mo ang mga kaibigan na may good morals, may takot sa Diyos. Alam ang tamang at hindi. Amen? Kailangan natin mag-ingat sa mga masasamang ugali na ating mga kapwa o kaibigan. Amen? Amen. Tayo mga kabataan, gusto natin magkaroon tayo ng magandang kaibigan. Magandang kaibigan na honest at matulungin. Gusto natin yung perfect na kaibigan. Ano yung mga standards ng mga tao, yung mga perfect na kaibigan na gusto nila? Yan. Kailangan huwag tayong magmadali. Huwag tayong hanap ng mga kaibigan na hindi naman natin kilala. Gusto mo naman pagkaibigan ka agad. Jesus will find someone for you. Amen? Jesus will find someone for you. In John 17:3, ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilananin ka ng nila ang iisa at tunay na Diyos at si Jesus Kristo na sinugo. Amen. Tayo mga kabataan, minsan yung mga kabataan nagsisimba lang sila sa church dahil meron silang napupusuan o may inaabangan. Hindi naman sila nagsisimba sa Panginoon, nagsisimba lang sa church. Pakitang tao lang, ika nga. Kailangan, pag nagsisimba tayo sa church ay si Diyos lang ang pinupunta natin sa church. Kailangan, we only praise the Lord. Kailangan natin sambahin ang Panginoon. Kaya ka nagpupunta sa church, kailangan mo magsimba. Kailangan may makulot na aral galing sa Panginoon. Amen. Hindi porkit nagsisimba yung mga nagsisimba ka o ay ligtas ka na. Kailangan, you need to pursue Jesus. Kailangan mo siyang panampalatayaan. Kailangan mo siyang sambahin, kailangan kang magdasal, humingi kang tawad, tanggapin mo siya bilang sarili mong tagapagligtas. Amen. Amen. It's better to be alone than to bring the devil alone. Let's look for the best. B is for being, and E is for entreaty, and S is standard, and T is truth. Is truth. Let's start from being. Ano ba ang being? Ang being ay is a new beginning. Amen. In Romans 12:1-3, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masasamang habag na ang Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-rapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Verse 3,
Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakakalugod sa Kanya at talagang ganap. We are all relational being. You are relational being. We are physical being. Amen. Si June Hart ay nagbigay siya ng iba't ibang klase ng friendship. Ang una ay casual friends. Ano ba ang casual friends? Ang casual friends ay yung nakilala mo sa labas, occasional contact. Nakilala mo lang mga sa harap. Kunyari, pumunta ka sa mall, nakita mo yung kaklase mo. That's casual friends. Mga friends na nakikita mo sa labas, yan. Mga nakukusap mo, casual friends, sa labas. Hindi mo talaga friends na mutual friend. Casual friends. Yun ang casual friends. Next is close share interests and activities. Sensitivity to like and dislike and strengthen and weaknesses. Yan. Ano ba ang close friends? Ang close friends ay... Ano ang close friends? Yung close mo na. Nakapag-share na kayo ng interest sa isa't isa. Nakapag-share na kayo ng gusto nyo sa future na gusto nyo sa buhay nyo. Yun ang close friends. Pero ang close friends, example, may kaibigan ka. May nagawa kang hindi kaya-aya sa kanya. Di ba magagalit siya sa'yo? Ayun, tapos matagal pa bago kanya mapatawad. Yun yung close friends. And next is committed friends. Ano ba ang committed friends? Ang committed friends is committed of quality time to be together. Mutual values and life goals. Freedom to help correct. Character flaws. Personal involvement and depending reputation. Risk of transparency. Mutual commitment with sacrifice love. Ang committed friends ay ito na yung friends, klase ng friends na tutulungan kanyang umangat. Magtutulungan kayong umangat. Gusto nyo parehas kayong umangat. Gusto nyo parehas kayong may makuha ang ganitong bagay. Gusto nyo parehas kayo na makuha, makamit ang goals na yon. Ganon ang committed friends. Nagtutulungan kayo sa isa't isa. Kung anong, kung wala yung isa, tutulungan mo magkaroon ng isa. Kaila, yun ang committed friends. Amen. Si Jesus, may example si Jesus na friendship of Jesus. Casual friend ni Jesus ay tax collector and other sinners. Close friends is 8-12 apostles, not Judas and Iscariot. Committed friends ni Jesus ay the 3 apostles, Peter, James, and John. Amen. Peter, James, and John. It's not about them sa mga friends. It's about you. Maging totoo kang kaibigan. Huwag ka magtampo kung yung kaibigan mo hindi totoo sa'yo. Importante, ikaw ay totoong kaibigan. Amen. Maging totoo ka kahit hindi siya totoo sa'yo. Pag umalis ba yung kaibigan mo, sino ba nawalan? Parehas. Sino lugi? Siya. Kasi ikaw ang naging totoong kaibigan. Alam ni Lord na ikaw ay naging totoong kaibigan sa kanya at siya, ikaw, at siya ay alam ni Lord na hindi siya naging totoong kaibigan sa'yo. Amen. In John 12:1-2, ngunit ang lahat ng tumatanggap at nananalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang mga tao, nakikita lang nila ang mga mali ng mga kapwa nila. Nakikita lang nila yung mga mali. Yung mga mali ng kapwa nila. Tapos inuulit-ulit nila. Gusto ng mga kapwa natin, inuulit-ulit nila ang mga mali ng isang tao. Ba't nila inuulit? Kasi pilit nilang ibinabalik yung mali ng tao na nakaraan na. Understand your being. Tanggapin mo kung ano yung pinagmulan mo. Kung ano yung dati mong ugali. Lahat gusto maging masaya. Hayaan mo yung mga nalalais sa'yo na palaging pinipinpoint yung nakaraan mong ugali. Na pinipinpoint nila yung nakaraan mong kamalian. Hayaan mo sila. Kasi lahat naman ng tao gusto maging masaya, diba? Sino bang pipigil? Walang pipigil. Lahat ng tao may karapatang maging masaya. Amen. Awit 37:4. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan kanya ng nasa ng iyong puso. Kailangan natin magpakaligaya sa Panginoon. Kailangan natin purihin siya, dakilain siya. Kailangan natin magsimba sa kanya, sambahin siya. Para maibigay niya ang nais ng ating mga
puso. Amen. We need, all we need is to pursue Jesus. Amen. Kaya hindi ka nagkakaroon ng totoong kaibigan kasi hindi ka totoong kaibigan. Pero pag ikaw ay totoong kaibigan, hindi na issue na may lalapit sa iyong kaibigan na totoo man o hindi. In fact, si Jesus nga ay iniwan ng kanyang mga committed friends except for John. Amen. You will know that God loves you if you are a true committed friend of God. In 2 Corinthians 6:14, huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisi sampalataya sapagkat anong pakikisama ang meron ng katuwiran at kalikuan o anong pakikisama ang merong kaliwanagan sa kadiliman. Amen. You can have a casual friends. Pwede tayo magkaroon ng casual friends para makapagpahayag ng salita niya. Pero sabi ni Lord sa 2 Corinthians 6:14, huwag kang sasama na hindi kayo parehas ng pursuit. Huwag kang sasama sa isang kaibigan na hindi kayo parehas ng pangarap. Bakit? Example, sa mga naglilingkod sa Diyos, hindi ko mo naglilingkod sa Diyos ay parehas ng magiging pastor or leaders. Kasi hindi kasi you don't go in a competition. Hindi to competition. Si Jesus, bibigyan na tayong bagong kaibigan na kaparehas natin ng gusto. Kung ano man ang gusto natin. Bibigyan na tayo ng kaparehas natin pursuit. All we need is to pray. We need to pursue Jesus. Ulit natin sinasabi, kailangan natin i-pursue ang Panginoon. Kailangan natin manalataya sa Kanya. Kailangan natin manalig sa Kanya. Kailangan natin dakilaan siya. Amen. Second is entreaty. Entreaty. Ano ba ang entreaty? Look for Proverbs 16:9. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang hakbang. Gusto mo ba magkaroon ng totoong kaibigan? Pray for it. Lord, tama ba tong kaibigan na kaharap ko ngayon? Lord, tunay ba tong kaibigan na kaharap ko ngayon? Kailangan mong palaging pagdasal kung gusto mo magkaroon ng tunay na kaibigan. Amen. All we need to do is to pray. Amen. Invitation versus love. First is idealistic. Ano bang idealistic sa invitation? Idol, idolo. Ay, idol ko to ah. Crush ko na to. Pwede na. Eh, gusto ko na maging kaibigan to. Kasi, ano siya, perfect siya, idol siya. Pero, compared to love, sa puso, is realistic. Bago ka kailangan, gawin mo, bago ka kailangan maging, bago mo siya kailangan maging friends or committed friends, is realistic, magbase ka sa realidad ng tao. Kailangan mo kilalanin ang ugali niya. Kailangan mo muna siyang kilalanin, kailangan mo muna alamin ang mga ugali niya, kailangan mo nang kilalanin ng gusto. Yun. Amen. Ang mahalaga, we will all doing the will of God. And same thing with the ministries. Kasi yung mga ibang ministries ay nagtatampo sila. Kasi yung isang ka-ministry nila ay umaalis. Ayan, umalis na yan. Umalis na yan. Wala na. Di na yan, wala na yan. Tumiwalag na sa amin yan. Huwag ganun. Kailangan, you need to pray. Pag-pray mo yung mga umaalis. Kasi malay mo, mas angkop siya sa kabilang ministries kesa sa ministries dito. Mas angkop siya sa, kung di siya angkop sa kabila, angkop siya doon sa kabila. Kailangan, pag-pray natin sila. Huwag tayong maging matampuhin. Kailangan, kung umalis sila, go po eh, tayang mo sila. Buhay nila yun eh. Kapasa ikaw, kailangan mong mag-pursue Jesus. Sa kapat ka magtatampo kung umalis sila, ay may Jesus ka naman, di ba? In Philippians 4:19, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Si Jesus, bibigay niya lahat ng gusto mo, pero
kailangan mo mong pagdasal sa Kanya. Yun yung pinapahiwatig sa Philippians 4.19. Pupunan ng Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa Kanyang kayamanan. Amen. Ano yung una? Being. Pangalawa, standard. Ay, entreaty, sorry. Pangatlo ay standard. 1 Timothy 5.2. Ang mga babaeng matatanda na tulad sa mga ina at ang mga kababatang babae na tulad sa mga kapatid na babae sa buong kalinisan. Man, example of standards, ano ba? Ang mga lahat naman tayo mga kabataan, mga tao ay may kanya-kanyang standards. Ano bang mga standards natin? Example ng akin, ang standards ko ay loves God more than she loves me. Gusto ko mas mahal niya ang Panginoon kaysa sa akin. Next is beautiful, matalino, etc. Kailangan. Yun yung mga standard natin eh. Siyempre, iba, naghahangad ng mga gusto nila. Mga gusto nila, mayaman, gobernador, presidente. Yun yung mga gusto ng iba. Kailangan, marry a person that loves God. Amen. Marry a person that loves God. And be truthful to yourself. Do not allow your crush to crush you. Why? Kasi ang crush ay paghanga, di ba? Huwag mong hahayaan ng crush mo ay magka-crush sa'yo. Bakit? Kasi pag ikaw, kunwari, may crush ka, tapos nalaman na na crush mo siya, tapos naging crush ka rin niya. Ano ba mangyayari? Mag-uusap kayo, mag-chat-chat kayo, tapos magkaka-developan kayo, magiging mag-boyfriend kayo, mag-girlfriend kayo. Ano mangyayari? Darating yung time, pag naging umabot kayo sa ganun, ay pagkakasala kayo kasi may gagawin kayong hindi kaaya-aya sa Diyos. Kailangan, umpisa pa lang nga, sinasabi na dito na, do not allow your crush to crush you. Bakit tayo mga kabataan? Naghahanap tayo, may karami tayong mga crush. Tapos pag crush back, ano? Papaligaw. Yung iba, hindi na nagpapaligaw. Gusto kayo na kaagad eh. Ganun ang mga ano ngayon eh. Diba? Kailangan, do not allow your crush to crush you back. Una pa lang, ipinput mo sa utak niyan. Wag nyo nga hayaan ang crush nyo ay magkakagusto din sa'yo. Kasi, hindi pa kayo handa eh. Bata pa eh. Kailangan, all we need is to pursue Jesus. Magpurihin muna natin ng Panginoon. Magsimba muna tayo at magpakalalim sa Panginoon bago natin puntahan ang step na yan. And next, lastly is truth. Last na po ito, truth. John 8:31-32. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisimpalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisimpanatili sa aking salita, kung magkagayay tunay nga kayong mga alagad ko, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ano ba pinahihiwat ng verse na ito? Klaruhin mo kung ano ang iyong pursuit. Klaruhin mo kung ano ang gusto mo sa buhay. Amen. Huwag kang magulo. Kailangan stick to one ka. Diba? Parang iba stick to one sa mga crush nila. Kailangan klaruhin mo kung ano ang pursuit mo sa buhay. Hanggat bata ka pa. Tayo mga kabataan. Amen. Be truthful to yourself. Magtotoo ka sa sarili mo. Amen. Yung iba, example natin yung sa pagpe-play ng instruments. Di ba yung iba, hindi naman masyadong marunong. Pero sa ibang nilang kakilala, ipinapakita nila na magaling sila. Kailangan, be truthful to yourself. Ipakita mo kung ano talaga ikaw. Hindi yung pinapakita mo yung kasinungalingan. Kailangan be truthful to yourself. Ipakita mo kung ano ikaw. Ipakita mo kung ano talaga ang ikaw. Kung ano ka talaga. Amen. So ngayon, may tatanungin ako sa inyo. What should you do now? Ano ang gagawin mo ngayon sa apat na ito? Number one, make sure you know who you are. Not knowing who you are makes you unprepared for right friendship and dating and marriage. Number two, start praying who to be with as a friend, who to be date, and who to be married. Make a checklist of your standards.
Be truthful to yourself. If your friends do not meet God, and be truthful to you, to yourself, just bring them to God. And if your friends do not meet God's standards, bring them to the Lord or give them up to Him. Kung yung mga kaibigan mo, hindi pa nila nami-meet ang mga standards ni Lord, you need to give them up to the God. Kailangan tulungan mo sila makilala ang Panginoon. Kailangan give them to the Lord. Dali mo sa church. Amen. 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 Be truthful to yourself. Ulit-ulit na tayo. Ikaw lang din ang nagsasuffer pag hindi ka totoo sa sarili mo ng mga consequence. Ikaw din ang magsasuffer ng mga consequence if you are not true to yourself. But God wants us to be blessed. God wants us to guide. And God wants us to have a good life. Amen. All we need is to pursue Jesus. You pray to your want and God will give you your standard who you want to have. Yun po. Thank you po. Sana po ay may natutunan kayo sa ating maikling preaching ngayon, mga kabataan. Amen. Closing prayer na po tayo. Yes, oh God, maraming salamat po, Panginoon, sa youth service na ito at na itapos naming maayos, Panginoon, at na sana po, Lord, ay may natutunan yung mga nakapakinig ng maiksim preaching na ito, Panginoon, at may napulot silang aral na nanggagana sa inyo, Panginoon. Yes, oh God, maraming po salamat, oh God, sa araw na ito, oh God. Bless them sa lahat ng nakapakinig, Panginoon. Give them supernatural favor. Ingatan mo sila, Panginoon, yung makapunin yung dugo, Panginoon. Yes, oh God, alam namin, Lord, ang pandemic na ito ay una pa lamang, O God, pagsubok, O God, unang pagsubok pa lamang, O God, lalampasan namin ito, Panginoon, in your glory, Panginoon. Yes, O God, we honor you, God, we glorify you in the same faith. Amen. Po, maraming po salamat. And sa lahat po ng mga nakapakinig ng ating youth service ngayon ay nais ko po ba kayong anayahan na sumabay sa maikling panalangin. Hariin niyo po itong panalangin na ito sa inyong puso. Okay, manalangin na po tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa araw nito, Panginoon. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Binatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas, Panginoon. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan simula nung una hanggang sa kasalukuyan. Maraming salamat po sa kapatawaran na iginabad mo sa akin. Hinihingi ko po na ilagay mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Inaanyahan ko po ang banal na espiritu na manahan sa akin habang ako'y nabubuhay. Ito lang po ang aking samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay meron na kayong personal na relasyon sa Panginoon. Magbasa po tayo ng Bible upo pong na mas lumago pa tayo spiritually. Yun lang po. Maraming pa salamat. God bless you all.